Hi guys! Welcome back to M&J Syv Vlog. So, ayun. For today, nag-order tayo ng isang 3D cross stitch. So, ayun. Medyo nawindang lang ako bago ako mag-order kasi na-curious ako kung ano yung pagka-3D niya. So, ayun. Hindi ko naman sure kung ano yung pagka-3D niya. So, nag-expect ako na literal na cross stitch siya. Nag-order tayo ng isang item. Tapos, yan. Balak nating i-gift kay babe for her birthday this coming March. Since mahilig siya sa cat. So, ito yung in-order natin. Yan. So, ang design niya is cat. Cute, diba? Dalawa. Girl, tsaka boy. Ayan yung pinaka diamond plating niya. Sorry, merong background na ingay. Tapos ayan, may mga letters siya kung ano yung color na ilalagay sa kanya. Tapos ayan yung size niya, 30x30. So meron tayo dito yan. Mga number, letters, tapos kung ilang item yung mga colors niya per each colors. So, ayan. Ito naman yung siguro lagayan to ng mismong beads. Tapos, ito yung pang tusok. Oh, yeah! Ayan yung pang tusok. Then, ito, hindi ko sure kung para sa then, ayan. Ito pala yung mga colors na pinagay nila sa atin. Open ko lang. Yan. So, may iba-iba tayong colors. Sana hindi siya sakto para in case na may mawalang isa, hindi ako magkulang or mabungi dito sa mismong cross stitching natin. So, meron tayong pink, white, black, yan. So on and so forth. So, ayun. Excited na akong buuin itong mismong cross stitch na to. And update ko kayo kung ano yung kalalabasan niya. Ganyan lang guys, ang ganda, excited na ako. Stay tuned. A few moments later. Parang pandikit na katulong na mas makuha natin yung mga beads na yun. So yan, tinry ko lang kung isundit siya. Kasi ayun din yung nakita ko dito sa pinaka picture. Ayan yung square, tapos ayan yung pinaka parang temple. So meron din naman instruction dito, kaso ayun, hindi ko agad nag-get. Kaya let's check kung talagang madaling makakuha. Ayun, nakuha agad. Ngayon ko lang na-realize. Kanina pa parang hindi ako nahirapan, di ba? So ayan, kuha ulit tayo. Ayan, ang dali niya na dikit. Tapos gaganto ko lang yan. So, mas madali natin nakuha. So, much better na siya, process. Kanina, actually, hindi ko alam na ganun pala yung gamitin.
kumuha pa ako ng pandikit para lagyan ng pandikit yung pinakapin para kumapit yung beads. Without even knowing na may use pula yung pula yun. So, yun, punuin muna natin yung lahat ng mga M. Kasi siya yung color pink. So, sana may mga sobrang colors or beads na hindi sinama dito sa mismong package na binili natin para at least pag nawala yung isa, hindi bungi yung gagawin natin for stitch, diba? So, yun. Baligtarin lang natin sila para madali silang kuhanin. Actually guys, itong surface na yan, kaya yan may plastic. Kasi may pangdikit siya para mas madali natin ma-plot yung mga beads per letters. So ayan, syempre, hindi ko muna tinatanggal lahat ng pinaka-plastic kasi para hindi ko mahawakan yung may part na may mga gulo. Tsaka para hindi mawala agad yung mga dikit niya. So, yeah. Siguro kapag di nang kumakapit yung beads, that's the time na itutusok ulit natin ito sa pula. Tapos, yeah. Perfect. So, hindi ko sure kung letter M ba ito. Wala. Sana letter M yun lahat. Stitching 5D. I'm doing cross stitching. Cross stitching? Yes, it's 5D. The most updated one. Ano yan? Also, it's pussy. Bastos. Pussy cat? Bastos mag-isip. Ito pa kasi yan. It's beads with different colors. So, ayan. Pag wala nang dikit, gagamitin natin tong parang goma na yan. Or, yan. Tusok lang natin dyan. Hanggang makakuha siya ng bilog. Para pag kumuha tayo ng beads, mas madikit. Parang kulangot mo. O, diba? Ganun. Just shake-shake mo lang yan para hindi nakataob yung beads. Mas madaling makuha. So, yan, medyo may lagpas-lagpas na kulay rin. So, yan yung excess sa pang-pa-kapit. Sa TikTok ko lang ito napapanood. Pero, unintentionally yung pag-order natin ito. Kasi hindi ko naman talaga siya ni-search. Nakita ko lang siya sa
parang news feed ng Shopee. Oh yeah. And then I tried it. So ilang hours pa lang. Minus na yung